Welcome po sa inyong lahat. Master Galen na naman po. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang tungkol sa isang kondisyon na kung saan napagkakamalan nila na ito na mismo yung karamdaman nila, ito na mismo yung sakit nila. Andito po tayo ngayon para ma-correct yung maling pag-aakala at para kumbaga tumaas naman yung level ng inyong pagkakaintindi tungkol sa sakit na ito. Kaya ang tatalakayin po natin ngayon ay ang tungkol sa enlargement of the heart. Panoorin nyo. Enlargement of the heart o ang tawag namin dito ay cardiomegaly. Ito po ay hindi naman po ito yung mismo yung sakit. Ito po ay nangangahulugan lamang. Ito po ay isang sintomas na kung saan meron kang maaaring diferensya sa iyong puso. Ito ay maaaring temporary lang o pansamantala lang. Maaari rin naman maging permanente ang problemang ito. Minsan po, wala namang nararamdaman ang taong may enlargement of the heart. Hindi niya po napapansin na meron na siyang ganun. Pero kung may mapansin man siya o may maramdaman man siya, ang mga usualing mararamdaman mo ay yung hirap ka sa paghinga at may irregularities sa yung puso o yung arrhythmia. Arrhythmia po yung meron kang irregular heart rhythm. Tapos po, kung may pamamanas. Lalo na po kung yung mga paa natin namamanas. So, isa po yun sa mga pangunahing sintomas na unang manonotice po ng isang taong may ganon. Kung mapansin nyo po na meron na kayong mga sintomas na ganon, sumangguni po kayo sa doktor. Kasi po, mas magiging maagang madedetect ng doktor kung ano yung naging problema, kung saan nanggagaling yung problema, kung bakit kayo nagkaroon ng malaking puso, mas maaagapan, mas magiging madali ang gamutan. Hindi lalala ang iyong kondisyon. Kadalasan po kasi sa atin, kung kailan lang malalang-malala na yung nararamdaman, saka lang pumupunta sa doktor. No? Pero ito po yung mga sintomas na maaari nyong maramdaman na nagli-lead na kayo sa heart attack. So, emergency to. Kung ito po ang talagang nararamdaman nyo, kailangan pong punta agad ng ospital para masuri agad kayo at mabigyan kayo ng karampatang lunas. Ito po yun. Kung meron kang pananakit ng upper body muscles, yung pwedeng yung arms mo, isa man o kaya dalawa. Minsan kasi paniniwala nung iba dyan, dapat kaliwa lang. Pag kanan, okay. Hindi. Minsan po, dalawa yan, pasabay yan. Ganun po. Pero usually talaga, sa kaliwa. Pero maaari pong parehas. Tapos po, kung sumasakit po yung likod nyo sa may bandang taas, tapos po yung leeg nyo, tapos yung panga nyo, tapos yung tiyan nyo, kung sumasakit din, yun po, isa rin yung sintomas na emergency. Tapos po, kung sobrang nahihirapan kang huminga talaga, yung talagang kinakapos ka na ng paghinga. Tapos yung feeling mo na parang kang mawawalan na ng malay, yung parang mawawalan ka na ng ulirat, yun po, emergency na po talaga yun, talagang sugod hospital na po yun, talagang advanced stage na po yun kasi yung condition mo sa puso mo, maaaring malala na. Huwag na nating sayangin ang oras, baka ma-heart attack pa po tayo. Ang mga dahilan po nito ay maaaring idiopathic. Pag sinabi pong idiopathic, unknown ng cause. Minsan hindi po talaga malaman kung ano yung cause ng paglaki ng puso. Pwede rin na congenital. Congenital, pagkapanganak mo, may problema ka sa puso. Kung halimbawa man, may butas yung mga ano mo doon, yung chamber mo. Yun po, maaari ka pong magkaroon ng enlargement of the heart. Tapos kung may damage siya sa mga balbula ng puso mo, yun po, pwede rin po kayong magkaroon ng ganun. Yung balbula po, mamaya-maya papakita ko po sa inyo yung video kung ano po ba yun. Tapos kung may abnormalities ka sa ano, sa heart rhythm mo, yung tinatawag namin na arrhythmia. Pero ito po yung mga kondisyon na kung saan usually associated yung ano, yung paglaki ng inyong puso. Nagiging yung parang yung puso nyo kasi lumulobo. Kung mayroon kang mataas na presyon, yun po, kung high blood po kayo, maaari pong lumaki din yung puso nyo, lalo na yung ano, yung tinatawag namin na
left ventricle. Nagda-dilate kasi yun eh, lumulobo yun. Pero pwede rin mangyari yung dalawang chamber mo, yung sa taas, yung right atrium, saka yung left atrium. Sa heart valve disease naman po, usually yung heart valve disease natin, kung may mga condition ka na rheumatic heart fever, infectious endocarditis. Pag infectious endocarditis, doon po sa puso mo, sa loob, yung lining, yung pinaka wall sa loob, may infection po doon. O pwede po magkaroon ng ganyan. Tapos kung may atrial fibrillation ka, pag may atrial fibrillation, ibig sabihin po noon, nagkakaroon ng irregularities ng tibok doon sa, o ng pump doon sa dalawang atrium. Tapos kung may mga certain medication na iniinom kayo para sa cancer, kung may cancer kayo, so yung may mga cancer, pwede rin po lumaki yung puso nila kung may mga iniinom silang nakakapag-cause noon. So nagkakaroon din ng enlargement of the heart. Tapos cardiomyopathy po, kung ano, naging mahina, weak yung ano, yung muscle ng puso nyo para makapag-supply ng dugo sa buong katawan natin. Yan po minsan ang kadalasan na ano, na cause ng ano, ng paglaki ng ating puso. Kasi po ganito po yan eh. Bibigyan ko kayo ng ano para mas maintindihan niyo po, no. Ang puso po kasi natin made of muscle din yan. Parang skeletal muscle din yan. Parang yung mga muscle din natin yan doon. So para po kung yung puso po natin gustong makapag-deliver ng maraming dugo sa buong katawan natin o ng sapat na dugo sa buong katawan natin, ang gagawin niya tatrabaho siya ng sobra para lang makapagbigay siya ng kinakailangan ng dugo ng buong katawan natin. Kaya lang po, hindi niya magawa yon. Kasi nga po, meron siyang problemas. So, ang gagawin niya, kagaya na sabi ko, dudoblihin niya yung trabaho niya. So, pag dinoble niya, mas hard work, lalaki ang muscle. Diba po, pag ang muscle natin dito sa mga kalamnan, talagang sobrang trabaho, lumalaki. Ganon din po sa puso, parang ganon lang po yung pangyayari nun. Isa pang condition, kung meron kang pulmonary hypertension. Pag sinabing pulmonary hypertension, hindi nagka-hypertension yung baga. Ang pag sinabing pulmonary hypertension, yung pulmonary artery po natin, mataas yung presyon dun. Yung artery po yun, yun po ang nagko-connect sa puso natin, papunta dun sa baga natin. So, yun po ang nagkakaroon ng alta presyon, yung artery na yun. So, usually yan, nagkakaroon ng right enlargement yung pasyente po dito. Right heart enlargement. Tapos po, kung may pericardial effusion ka, yung pag sinabing pericardial effusion, nagkakaroon po ng tubig dun sa puso natin. So, mangyayari na naman po, maapektuhan na naman po yung trabaho niya para makapag-supply na naman siya ng maraming dugo sa buong katawan natin, dodoblehin niya yung trabaho niya, kaya lumalaki siya. Lagi lang pong ganun yung principles eh. Parang laging nahihirapan yung puso dahil sa kanyang problema, gagawin niya para lang makapagbigay ng tamang supply ng dugo, doble trabaho. Kaya lumalaki siya. Tapos po, kung may coronary artery disease ka, kasi kung may coronary artery disease ka, may certain part ng heart muscle mo na madadamage, mamamatay, so hihina siya. So kung dati kung normally 100% ang ano niya, ang trabaho niya, yung parting namatay ng na muscle ng heart mababawasan, halimbawa namatay is 20%, so 80 na lang. So kung 80% na lang ang gumagana, hindi sapat ang kaya niyang i-deliver ng mga dugo sa buong katawan. Doble trabaho para ma-reach niya yung 100%. Ngayari, lalaki na naman siya. Tapos yung may mga thyroid disorder po, yung may mga problema sa ano, may mga goiter, yung may mga problema sa thyroid hormone natin, mapa-hyper man yan o mapa-hypo, nako-compromise po yung puso dyan. Iba po, kasi po, pag hyperthyroidism ka, usually symptoms niyan, bumilis yung tibok ng puso. Pag ano naman, hypo, bumagal yung tibok ng puso. So may pangit na epekto po pag ganun, pag hindi normal. Kaya nangyayari po, nagkakaroon din ng heart enlargement. Tapos po, kung may hemochromatosis ka. Pag hemochromatosis, ang ibig po sabihin yan, meron kang mataas na iron na
napupunta sa ibang visceral organ mo, yung sa ibang parte ng katawan mo na organ, nadedeposito po siya doon. So kung doon po siya pumunta sa puso, doon po siya na-deposit, apektado na naman yung function niya. So mangyayari na naman, pag may trabaho, lalaki na naman po siya. Tapos po, kung meron kang yung amyloidosis. Yung amyloidosis po, yung abnormal protein po yun sa ating dugo, sa ating katawan. Pupunta po yun, maaari din pong pumunta yun sa puso, madeposito siya doon. Apektado na naman yung puso, lalaki na naman siya. So, ganun po yun. Pag nagkakaproblema ang ating puso, nakocompromise yung lakas niya, yung kakayahan niya na makapag-deliver sa buong katawan natin ng sapat na dugo. Mangyayari, dodoblihin yung trabaho, lalaki siya. Yun po ang pinaka-bottom line po dun eh. So, hindi po yun siya na mismo yung sakit. Kaya sintomas lang po siya. Ang mga komplikasyon na maaaring mangyari dito, marami po. Magkaroon ka ng cardiac myopathy, talagang naging mahina na yung puso mo, mga heart failure, yung mga congestive heart failure, yung mga CHF na tinatawag. Maaari kang magkaroon ng blood clot sa puso mo. At ang pinakamalalang pangyayari nito, kung talagang pababayaan mo yung heart enlargement mo, cardiac arrest. Pag pinatagal mo po yan, pag binaliwala lang po natin yan, maaari kayong atakihin sa puso. At syempre, pag hindi naagapan, maaari yung ikamatay. So, paano ba natin maiiwasan na magkaroon ng mga sakit na ganito para hindi lumabas yung sintomas na meron tayong enlargement of the heart? Napakadali lang naman po eh. Disiplina lang yun sa sarili. Iwasan po natin ang paninigarilyo. Or wag na tayong manigarilyo. Tapos po, mga healthy foods. Tapos po, diet. Kung mataas ang timbang mo, magpabawas ka po ng timbang. Tapos avoid mo po yung mga yung mga maaalat na pagkain, yung mga salty foods. So avoid nyo po yun. Tapos ehersisyo. Napakasimple lang naman po, no? Madedeprive tayo pero para lang naman din sa ating kalusugan yun eh. Tapos iwasan po natin yung pagkain na matataas ang kolesterol. Diba? Kagaya nung nabanggit ko sa isa kong video, yung kolesterol nakakapagpataas ng BP rin. So, yun. Tapos kung diabetic ka, so iwasan mo po na tumaas din yung level ng sugar mo. Kasi yung mga yun, nauuwi yun sa pagtaas ng blood pressure. At pag lagi mataas ang blood pressure mo, maapektuhan po ang mga daluyan ng dugo mo hanggang sa maapektuhan na rin pati puso mo. Tapos po kung manginginom ka ng alak, alisin mo na po, bawasan mo na po. Kasi maaari kayo magkaroon dito ng tinatawag na alcoholic cardiomyopathy. So yun po, yung mga manginginom dyan, hinay-hinay na muna tayo po sa inom. Paano ba ito dinadiagnose ng mga doktor? So, una po niyan, chest x-ray. So, pag nakita nilang malaki yung puso mo doon sa chest x-ray, so, maaaring mag-request pa sila ng mga other tests, kagaya ng ECG, tapos yung to the echo, ayan po, yung mga maaari pang i-request sa inyo. Tapos, stress test. Yung stress test po, yun po yung ano po, gusto pong malaman kasi doon yung heart function mo habang gumagawa ka ng isang activity. So, example niyan yung pagte-treadmill, pinapa-treadmill ka po o kaya stationary bike habang sinusukat po yung yung heart rhythm mo po, tapos yung breathing mo po, tapos yung blood pressure. Tapos yung cardiac CT scan or cardiac MRI, yun po para makita mismo yung buong puso niyo. Matingnan yung condition doon. Tapos blood test po, yung para malaman yung usually gusto nila makita doon yung troponin. So kung kailan po tatalakayin ko po yan sa mga other heart disease pa pong problem natin, yung troponin. Tapos yung cardiac catheterization and biopsy. So yun po, may papasok na tube doon sa may hita mo, sa may parang malapit sa singit, papunta doon yung sa puso mo para makita nila po kung anong problema doon. Tapos po, sabay na rin po kukuha ng specimen doon, paghugot, para may pa-biopsy.
paano naman nga ba ang gamutan nila dyan? Ang gamutan po ng mga doktor dyan, eh, usually nagbibigay sila ng mga gamot na diuretics, lalo na kung ano po, yung may mga cardiomyopathy. Kasi po, nagkakaroon ng water retention yun. Kaya makikita nyo na isang sintomas, kagaya na nabanggit ko nung una, kanina, eh, namamanas po, no? Kasi po, naiipon yung, ano po, yung water sa ating katawan, lalo na po dun sa paa, sa dalawang paa natin, sa binte. Tapos po, syempre po, minsan ang pagkakaroon ng sakit sa puso ay dahil sa mataas na BP, nagbibigay sila ng mga pampababa ng BP para maging maganda yung daloy ng dugo natin at i-improve yung heart function. So, andyan po yung mga pamilya ng ACE inhibitor na tinatawag, tapos yung angiotensin 2 receptor blocker o yung ARBs, tapos po yung beta blockers, yun po, yung mga tatlong po yan, ha? Tatlong grupo po yan ng gamot na usually binibigay sa mga high blood, may mga high blood po, mga hypertensive na pasyente. So, pag yung ACE inhibitor po, andyan po yung mga example niyan, yung mga iniinom yung gamot na may mga pril, captopril, mga ganon. So, pero mas kadalasan na binibigay na ngayon yung ano eh, yung ARBs o yung angiotensin 2 receptor blocker. Andiyan po yung mga ang dulo po ng pangalan ng gamot ay mga sartans, mga ganun po, losartan, candesartan, yun po. Tapos po sa ano naman po, yung beta blockers, ayan po yung mga gamot na lol yung mga nasa hulihan, yung mga propranolol, mga ganun po 'yan. So hindi ko bibigay lahat, baka magsarili kayo ng pag-inom eh. Sa bagay, hindi nyo naman basta-basta yung mabibili pag wala kayong reseta. Tapos po, yung mga anticoagulant para hindi tayo magkaroon ng pagbabara sa ating mga ugat na maaari mag-cause talaga ng pagbabara ng mga daluyan ng dugo sa puso, mga coronary artery disease, at para hindi rin tayo ma-stroke. Saka yung mga anti-arrhythmic drugs, yan po ang mga medicine na binibigay. So pag naibigay na po yung mga gamot na yan at ganun pa rin, mga hindi pa rin nag-i-improve yung condition mo, surgery na po. So minsan po, operahan kanila, naglalagay po sila ng pacemaker. Yung pacemaker po para magkaroon ng normal rhythm doon sa puso mo, yung sa pagtibok niya. Tapos po, yung iba naman po, nilalagyan ng ICD. Yung ICD po, yan po yung tinatawag na implantable cardioverter defibrillator. So, nilalagay po yun dun sa loob, sa dibdib, na nagkaroon ka ng arrhythmia, automatic na po, maggagana po yun. So, siya na po ang magde-defibrillate nun. So, di ba, ang defibrillator, nasa ospital lang yan, di ba? Hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng arrhythmia. So, ang mangyayari nun, pag nagkaroon ng abnormal rhythm, automatic, magpa-function na kagad yun. Kasi nandito lang yun, na naka-implant yun sa may dibdib natin. So, yun po mga maaaring gawin. Tapos, yung mga heart bulb natin, sa atin, nire-replace yan eh. Pero sa iba, ano, nire-repair nila yan. Pero, napakahirap pong gawain nun. Kaya, ang ginagawa nilang, i-replace yung bulb. Tapos po yung mga, yan, yung coronary bypass surgery. Tapos po yung left ventricle assist device. So, kasi nga po, mahina na yung puso mo, lalo na yung most commonly lumalaki o yung humihina ay yung left ventricle, yung pinaka nagbubuga ng dugo, papunta sa sirkulasyon ng buong katawan natin, may tumutulong na doon na device. So, usually po yung kinakabit nila yun habang, ano, yung mga pasyente nag-aabang pa lang ng, ano, ng donor na for the heart transplant. Tapos yun po, yung heart transplant, kaya lang po, napakahirap maghanap ng donor. Kaya medyo slim ang chance doon. Kaya yung iba, habang buhay na, naka left ventricle assist device. So sana po sa maliit na talakayan natin to, no, may natutunan po kayo. Nabigyan ko kayo ng idea kung anong mga dapat mangyari sa inyo at kung paano nyo may iwasan na magkaroon ng sakit sa puso. So,
Uulitin ko po na yung enlargement of the heart ay isa lamang sintomas. Hindi po siya mismo yung sakit na. So hanggang dito na lamang po. Paalala ko po uli. Lagi po kayong manood ng aking mga video. Kasi po iba na yung may alam, iba na yung maraming alam, iba na yung maraming alam tungkol sa mga sakit, di ba? Mas marami tayong alam, mas makakapag-ingat tayo at alam po natin kung ano yung mga dapat gawin at yung mga pasunod-sunod kung yung mga e-expect natin na gagawin sa atin ng doktor, di ba? Kaya huwag niyong papabayaan po kasi the more na pinabayaan niyo, mas lalaki rin yung gastos, di ba? Kung nag-uumpisa pa lang inasikaso nyo na, maliit lang ng gastos. Kasi yung iba dyan, oo, alam ko mahirap ang buhay, mahirap ang pera, ang gagawin, iindahin na lang yung nararamdaman. Kasi nga, gagastos, di ba? Pag ininda mo ng ininda yan, pag malala na yung nararamdaman mo, ang takbo mo pa rin naman sa ospital. So, lalaki yung gastos at magiging mahirap ang gamutan. So kaya maaga pa lang ayusin na natin ang mga problema. Kaya kung bago ka pa lang po sa channel ko, i-hit mo na ang subscribe button at ang notification bell para maging updated ka sa lahat ng video ko na gagawin. Marami pa po tayong tatalakayin na mga karamdaman, sakit na mas magbibigay sa inyo ng sapat na kaalaman para makaiwas po kayo sa mga malalalang kondisyon. Hanggang dito na lang po. Master Galen po. Hanggang sa muli, paalam.